Hello and what's up sa inyo mga katropa, this is Tron Yorick. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi kung anong oras nyo man pinapanood itong ating video. So sa video na ito mga katropa, this is about Ginzo Kishi. This is about how to withdraw dito kay Ginzo Kishi. And so nandito tayo ngayon sa Elron Mall para makapag-withdraw dito. Is punta tayo dito kay Bank Clerk. Papakita ko muna sa inyo kung ilang emerald yung laman sa bag natin. Oh, ayan. So, makikita nyo dito, meron tayong 302 emerald dito. 302,000 emerald dito mga katropa. Ayan. So, close lang natin yan. So, ngayon, punta tayo dito kay Bank Clerk. Ayan. So, pindutin lang natin itong si Bank Clerk. Tapos, ang kailangan muna nating gawin is pumunta tayo dito sa Use Bank. Ayan, so kailangan muna nating mag-deposit dito mga katropa, no? So, i-deposit muna natin yung emerald natin dito mga katropa sa bank. Ayan, so, hindi ko lalahatin yung pag-deposit dito kasi yung kalahati nitong 302 is gagamitin ko mismo sa game, no? So, ayan, so, ang i-withdraw ko lang dito is 150,000 emerald. Ayan, so, i-deposit na natin to. Nadagdagan ko pala dito. Ayan. So, bale. Ayan, ito. 150,000 emerald yung idadagdag ko dito or i-deposit ko dito sa bank. So, bale, yung magiging total nito is 250,000 emerald. So, ngayon is i-deposit na natin yan. Ayan. So, yes lang natin. Ayan. So, has been deposited. 150,000 emerald. Ayan, so close lang natin. So ang next naman natin na gawin is ipindutin ulit natin itong si Bank Clerk. Ayan. Then punta tayo dito sa FT Storage. Ayan, so kailangan dito mga katropa, meron kayong meron kayong Polygon or Matic mga katropa, no, para pang gas fee, para makapag-transact kayo dito sa pag-withdraw, sa pagpasok ng mga NFT dito sa Ginzo Kishi. Ayan. So, ayan. Dito tayo sa export mga katropa. Ayan. Export NFT tayo. Kung bago pa lang ninyong mag-transact dito sa mismong game mga katropa. So, may nakalagay yan dito na wallet login. Ayan. So, sa akin kasi nakalagin na. So, kailangan nyo munang pindutin dito banda yung wallet login mga katropa para ma-connect yung wallet nyo dito sa mismong game. Ito yung pangalan ko. Ayan, Tron Yorick. Pagkatapos, ito naman yung wallet address ng aking MetaMask mga katropa. Ayan. Then, so, kailangan nyo lang gawin is, ayan, dito sa extracting region. Kailangan piliin nyo kung anong region kayo. So sa akin, Singapore region. So Singapore region yung pipiliin ko kasi Singapore region ako. Tapos ito na yung, ayan. So makikita na natin dito yung yung nilagay natin na emerald sa ating bank mga katropa. Ayan. So bali 250,000 emerald yung nilagay ko sa aking bank. So ayan, many round export. So kailangan na natin mag-input dito ng amount mga katropa kung magkano yung i-withdraw natin na emerald. Ayan. So, lagay natin 250,000. Ayan. So, sa 250,000 natin na emerald, meron tayong 3,125 rond na marireceive dito mga katropa. Pero, makikita nyo dito sa ibaba mga katropa na meron tayong minimum withdrawing fee. So, magko-cost din to ng 10,000 emerald mga katropa for fee. So bali 5% fee, bali 5% po yung fee dito sa pag-withdraw ng emerald. Ayan. So ayan. So export natin mga katropa. Nakalagay na tayo, naka-input na tayo dito ng amount. So 250,000, bali 3,125 rond yung makukuha natin dito. So export lang natin. So, agree and export lang natin yan, mga katropa. Ayan. So, pagkatapos, wait kayo mga katropa na lumabas yung confirmation dito sa MetaMask nyo. Ayan. So, sign in lang natin. Ito yung confirmation niya. Sign lang natin. So, medyo matagal-tagal to mga katropa. Ihintayin na lang natin to na matapos. Dahil matagal yung processing niya, mga katropa,
kinat ko na lang yung video. So ayan, tapos na, complete na yung transaction natin dito. Ayan, sa 250,000 Meneron is equals to 3,125 Bronze. Ayan, so back lang natin yan. Tapos na yung transaction. Ayan, so close na natin. Tapos titignan natin ngayon dito sa ating MetaMask yung round natin. Asset. So wait lang pala. So kailangan pala natin muna i-import yung token, round token dito sa ating MetaMask. So punta tayo dito sa CoinGecko. CoinGecko.com. Ayan, so search natin yung round. Search lang natin yung round. Okay, medyo... Ayan. Okay. So, kukunin natin itong contract address ng RON token. Okay, ayan, copy lang natin. Tapos, balik tayo dito sa ating MetaMask. Ayan, so, import token tayo. Tapos, paste lang natin yung contract address ng token, ng RON token. Ayan, so, automatic na yan nalalabas mga katropa yung token symbol at saka yung token decimal ng token, ng round token. Okay, so ayan, add custom token lang natin yan. Tapos, import na natin. As you can see, bago natin i-import mga katropa, may kita nyo na yung balance ko dito na meron akong 3,125 RON dito mga katropa. So, import lang natin yan. Ayan, so na-import na. So, makikita nyo dito na worth $24.91 yung amount ng 3,125 round natin dito mga katropa. So, ngayon, ibibenta naman natin itong round token natin, no? So, gawin natin itong matic mga katropa, itong round natin. Okay? So, dito tayo, swap tayo, swap. Ayan. Then... dapat nakamatic, dapat pala nakaano to dito, nakaron, ayan, dito sa itaas, sa, ano, sa ibabaw, or dito sa itaas. Okay, so dapat nakaron yan dito mga katropa, tapos choose nyo dito sa ibaba is matic. Ayan, so imax nyo lang yung amount mga katropa kung gusto nyo ibenta lahat ng, gusto nyo ibenta lahat ng round nyo dito. Ayan, so bali $24.93 lahat yung amount ng 3,125 round. Bali round ko pala. Okay? So, ayan. So, review swap lang natin yan mga katropa. Ayan. So, yung total na marireceive natin na matic mga katropa is 21.49 matic yung marireceive natin dito mga katropa. So, swap lang natin yan. So, confirm transaction na. So, close lang natin. Well, as you can see, meron na tayong a total of $25 dito sa ating ano, MetaMask wallet. So, pwede nyo na yang ilipat mga katropa sa ano, sa mga exchanges tulad ng Binance, tulad ng PDAX, ayan, para maging pera na mga katropa. No? So, hanggang dito na lang tayo mga katropa. Maraming salamat sa panonood dito sa ating video. And don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may bago tayong uploads pagdating sa mga crypto, NFT games at iba pa. Hanggang dito na lang tayo at ito yung sinasabi natin sa ending. Peace out!